Good morning mga kamadla, welcome back dito sa Tatay Madla Vlogs. Dito tayo sa ating mini farm pagkatapos ng bagyong karding. Tingnan natin kung ano yung mga naperwisyo o nasalanta dito sa ating mga pananim. Pero so far naman, kahit sa balita sa mga buong Central Luzon, halos hindi naman ganong umapekto ang bagyong karding. Salamat sa may kapal at naging maayos ang lahat mga kamadla. Tara, samahan niyo ako. Ito mga kamadla, yung bunga ng bagyo dahil ilang araw nag-uulan. Ayan, bunga dito sa ating mini farm. Ayan, ang laki ng tubig mga kamadla, na umapo yung mga balon hanggang doon, pati yung mga tanim nating pipino naapektuhan na. Ayan mga kamadla, ayan, inabot na sila ng tubig baha. Ayan, mahirap ng kunin to dahil pag ganyang nababad sa tubig, may ilang araw lang yan maninilaw na mga kamadla. Medyo lumaki yung tubig. Ito na yung mga sigarilyas natin, okay naman sila. Mga nalaglag lang yung mga ibang dahon. Ayan mga kamadla, pero so far okay naman. Ayan, mga ilan ilang dahon lang ang naglaglag sa mga puno dahil sa lakas ng hangin, pero nakatayo pa rin sila, maganda pa rin sa akin. Ayan mga kamadla, halos nabali yung mga sanga. Tingnan natin doon sa loob mga kamadla kung ano nangyari. Mga pinot kamatis natin doon, mga upo, papaya. Tingnan natin kung may naging perwisyo ba o may nadulot bang hindi maganda yung lakas ng hangin at ng ulan. Ayan mga kamadla, lumulusok tayo dito sa bukid, ang lalim ng tubig. Dati dinadaan natin to, walang tubig to mga kamadla, laki ng nilaki. Ayan mga kamadla, laki ng tubig. Yun ang pan natin, yung pipino natin medyo humapay siya, nagiba yung ibang bakod niya, ibang balag niya. Ito, katulad dito mga kamadla, yan, no? Natira dito, natanggal dito, naputol yung sanga. Ayun, dapat doon, ayun, buti doon, may tuko doon mga kamadla, kaya hindi masyadong naapektuhan. Yan mga kamadla, humiga yung pipino natin. Kahit pa paano makaka-apekto ito sa pamunga dahil dati ang dami pang bunga ngayon. Yan, naapektuhan siya. Yun, no? Humiga. Buti na lang itong mga kamatis natin mga kamadla, bago dumating yung bagyo o bago dumaan yung bagyo, pinagtatali ko na yung mga sanga, tapos binawasan ko ng mga tuyong dahon. Kaya makikita nyo, parang nakikita nyo lang, halos buo na lang, oh. Pero marami pa rin hinog, ayan. May mga mapipitas pa rin tayo sa ngayon mga kamadla. Ayan, ang ganda ng bunga pa rin. Tapos yung sili natin, ayan, oh. Ang daming bunga kahit humiga. Naapektuhan pa rin sila ng bagyo. Ayan, ang laki ng tubig doon mga kamadla. Pitas tayo ngayon mga kamadla ng papaya. Kasi inaasahan ko yung papaya nating mga nandun na magulang, mayroon ng didilaw, mayroon ng mahihinog, kaya pipitasin natin. Saka yung mga upo, ayun mga kamadla, naglalaki na yung mga upo. Pampitas na yan, pampitas na yung mga upo na yan mga kamadla. Ayan o, kata nyo ang haba na. Kailangan ganyan pa lang, kinukuha na natin, hindi na natin hayaan gumulang. Kasi ayun o, mga patawala pa ron mga kamadla. Ayun, tapos yung mga kuha natin doon, mga papaya natin, ayan ha, mga papaya natin mga kamadla. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng papaya at makakailang upo tayo sa ngayon mga kamadla. Kaya tara, umpisa na natin, mamitas na tayo. Ito mga kamadla, yung papaya natin, ayan ha, kahit papano naapektuhan siya, naapektuhan siya ng lakas ng hangin nung nakaraang bagyo na to, yung nakaraang araw yung bagyong karding. Ayan, nahiga yung papaya natin, pero salamat naman at hindi dumiretso. Dami pa naman yung bunga mga kamadla. At yun ang good news mga kamadla, mayroon ng hinog dito sa ating papaya. Ayan, makikita nyo mga kamadla, dilaw na yung papaya natin. Ayan, nasarap kasi, nandang bunga. Buti itong isa na to, hindi siya kanong naapekto ng hangin dahil nakatago siya dito sa mga puno. Ayan o, hindi siya nabuwal ng hangin. Merong mga humaharang na mga kwan dito, mga kawayan, kayong ating balag, kaya hindi siya ganong naapektuhan mga kamadla. Tapos yung mga papaya natin sa gawi doon, yun, so good, okay naman, goods naman. Tapos ito yung mga puno natin, wala naman mga nabuwal, kahit malaki tubig mga kamadla, oh, ang laki ng tubig. Yan,
Ayan yung mga upo natin. Kahit pa paano may mapipitas pa tayo sa ngayon. Ayan, umpisaan natin mga madla. Mamitas na tayo. Ito mga kamadla, yung mapipitas natin. Ayan, yung isa na yan. Tapos ito yung pangalawa. Tapos doon sa likod, mayroon pang isa. Bali, tatlo. Tatlong papaya ang mapipitas natin sa ngayon mga kamadla. Pero bahala ko, parang ito lang muna yung pitasin ko yung isa na to. Mas masarap kasi yung papaya mga kamadla pagka talagang hinog na sa bunga. Kasi kinukuha natin na hindi pa siya ganong hinog. Kaya lang minsan mayroong mga naninira, binubutas. Pero pag pasarili pangkain lang dahil araw-araw na andito naman ako sa bukid, kukunin ko lang talaga yung hinog na hinog mga kamadla. Ito lang madilaw na madilaw para kahit papano matamis. Sandali. Makakain na siya dahil malambot na. So, excuse me mga kamadla, maraming lamok dahil dala ng tag-ulan dahil lumaki ang tubig. Yeah, mga kamadla, kunin na natin to. Yun no. Ang ganda mga kamadla, ayan no. Dilaw na dilaw siya, ang tamis yata nito mga kamadla. Ayan, sunod na araw na to mga kamadla, yung isa na to. Ayan itong pangalawa, yung ito, pangatlo pa na to, halos dumidilaw na rin, ayan. Magkumpisa na yan, magsusunod-sunod na yan mga kamadla. Ito ng mga madlay na pitas natin. Ayan, yung kamatis at papaya. Mayroon kasama pang okra, upo, pepino. Ayan, may kamatis sa tayo naka-plastic. Kaya yung upo na yun, share natin sa mga kasama natin mga kamadla. Ayan mga kamadla, medyo mataas na yung haring araw sa ngayon. Ayan, kahit pa paano, nakasurvive pa yung ating pepino at ating mga kamatis at ating mga pananim, ating mga puno, ating mga gulay pa dyan. Ayan, meron pa palang patola doon. Pipitasin natin mga madla. Thank you very much mga kamadla.